Sino ba dito ang nakakamiss kay Vanjos Bayaban? Para sa ilan na hindi siya kilala, si Vanjos lang naman ang hinirang na Grand Champion ng The Voice Kids Season 4, of course from Team Sarah, nung nakaraang taon. Pero nasaan na kaya si Vanjos ngayon? Bago natin puntahan at ikutin ang buhay ni Vanjos ngayon, trivia lamang sa batang ito. Sumali si Vanjos sa The Voice Kids noong nakaraang taon. Pinabilib niya ang apat na coaches sa kanyang rendition ng My Love Will See You Through na ngayon ay nasa 17 million na ang views sa YouTube at ito ang pinaka most viewed blind audition video so far sa kanilang season. Sabi pa nga ni Sarah noon sa performance na ito ni Vanjos, grabe kasi yung pinakita mo from beginning to end, paano mo sinet up yung kanta, paano mo sinimulan, paano mo kwenento. Tinalo naman ni Vanjos sina Jerome at Trent sa battle round sa kantang Anytime You Need a Friend. Nagpatuloy ang laban ni Vanjos sa knockout rounds at kinanta niya naman ang Makita Kang Muli kung saan dito first time na paiyak si Sarah. Sabi ni Sarah, impressive kang mga awit pero this is the first time na pinaiyak mo ko. Talaga namang hindi lang puro biret ang alam ni Vanjos dahil sobrang mapuso talaga itong kumanta. Kaya naman, isa siya sa mga napili ni Sarah noon na mag-advance sa semifinals at kinanta niya naman ang Power of Love. Sa madaling sabi, siya ang pinili ni Sarah na mag-represent ng team niya sa Grand Finals. Kinanta ni Vanjos ang Erase Me Up sa Grand Finals at Habang May Buhay naman sa duet nila ni Sarah. Sa huli, namayagpag ang charm, innocence, talent at galing ni Vanjos nang siya ang hiranging The Voice Kids Season 4 Grand Champion with a landslide vote of 62.11%. Nag-uwi siya ng 2 million, isang house and lot at isang recording contract from MCA. Sa isang interview pagkatapos siyang manalo sa grand prize, sinabi ni Vanjos na natupad na ang kanyang dream na manalo at labis-labis ang kanyang pasasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya sa kanyang The Voice Kids journey. Sabi niya, salamat po sa mga supporters ko kasi po natupad na po yung pangarap ko po na minimiti po at sa Panginoong Diyos po na nagbigay po sa akin ang talento po. Super thankful ko po kasi natupad na po yung pinapangarap ko. At hindi lang dito tumigil ang mga blessings ni Vanjos kasi sabi pa nga ni Sarah, title isn't important because the real battle starts after the competition. At talaga namang pinatunayan ni Vanjos na deserving siyang manalo dahil sunod-sunod ang mga projects at blessings na dumating sa kanya. Una na dito ang mga TV guestings niya sa ABS-CBN kagaya ng ASAP kung saan nakaduet niya ang kanyang coach Sarah singing Habang May Buhay. Pagkatapos naman inag-guest siya sa Magandang Buhay kasama ang kanyang pamilya at may pa-surprise pang birthday cake ang mga staff ng show dahil nagkataong birthday iyon ni Vanjos. Sino ba naman makakalimot sa guesting niya sa GGV kung saan mas lalo nating nakita ang kanyang funny side dahil talaga namang makulit itong si Vanjos, samahan pa ni Vice na sobrang hari ng komedya. Mayroon pang I Can See Your Voice kasama ang kanyang mga co-grand finalists na sina Carmel at Sid. Nag-guest na rin siya sa I1 sa ASAP. Pagkatapos ng mga TV guesting, sunod-sunod rin ang mga mall shows, radio guestings, fiestas at iba't ibang klase ng guesting sa iba't ibang lugar. Napasama rin siya sa ABS-CBN Christmas Concert sa Araneta kasama ang ilang mga The Voice Kids alumni. Naglabas rin ng single si Vanjos via You Raise Me Up na kanyang naging finale song during Grand Finals. Sunod-sunod rin ang mga nomination at awards ni Vanjos kagaya na lamang ng Push Awards na nanominate siya sa song category via My Love Will See You Through at sa Awit Awards ngayon bilang Favorite New Male Artist at Best Performance by a New Male Recording Artist via You Raise Me Up. Hindi rin nakalimutan ni Vanjos ang kanyang coach Sarah dahil nung kinasal na ito, binati ni Vanjos ang mag-asawa. Sabi niya, congratulations po, Coach Sarah. Nagkaroon rin ng guesting si Vanjos sa Wish 107.5 kung saan kinanta niya dito ang You Raise Me Up at Habang May Buhay noong February 27, 2020. Pero despite sa lahat ng mga achievement at blessings ni Vanjos Bayaban, nasaan na ba siya ngayon? Si Vanjos Bayaban po ay nasa Pangasinan pa rin kasama ang kanyang buong pamilya. Talaga namang pinakita ni Vanjos ang kanyang tunay na ugali sa pamamagitan ng malasakit niya sa kanyang kapwa-tao dahil namamahagi lang naman ng mga relief goods ang kanyang pamilya sa kanilang lugar sa mga taong sobrang naapektuhan talaga ng pandemic na ito. Talaga namang mamamanghaka kay Vanjos dahil sa mga hangarin neto despite sa mura nitong edad at talaga namang pagtulong ang kanyang unang inaatupag. Aside dito, ang nakaka-proud pa sa batang ito ay marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa station kung saan nagsimula siya at tumulong sa kanyang mamayagpag dahil tumutulong si Vanjos magpahayag ng kanyang sipatya sa social media kasama na rin ang ilan niyang mga tagahanga.
Sa ngayon, abala si Vanjo sa pagla-live sa kanyang mga social media accounts dahil nga natigil muna pansamantala ang kanyang mga projects at shows dahil nga sa pandemic. So sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Vanjo's Bayaban, marami po siyang social media accounts kagaya na lamang ng kanyang official Facebook fanpage na nagkaroon na ng 100,000 followers at ang kanyang YouTube channel na meron ng 91,000 subscribers. Kaya naman nakaka-proud ang batang ito dahil hindi siya nagbabago, kaya naman solid ang Vanjo's natik sa pag-support sa kanya mula noon hanggang ngayon.